Hello mga mag-aral sa ikaapat na balitang. Pumasok na po kayo sa ating silid-aralan at tayo mag-aral. Makinig po at unawain kung ano man ang ating pag-aaralan. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pagkabuo at pagkilala sa bansang Pilipinas. Bago natin simulan, pakinggan at panoorin muna ang aking munting tula. Bansang Pilipinas ang tawag sa bayan ko. Sa dakong silangan ng mundo matatagpuan ito. Yamang lupa, yamang tubig, hitik sa ganda. Katangi-tanging kultura at yaman ng aking bansa. Marikit na Luzon, Visayas at Mindanao. Mga dayuhan ay naakit at nahalina. Magiting na lahing kayumanggi, ipinaglaban ang bayan kong mahal. Minimiting kalayaay nakamit, ipagmalaki dakilang lipi. Nagustuhan niyo ba klas ang aking munting tula? Simulan na natin talakayin ang ating paksa. Kinikilala ang bansang Pilipinas bilang malayang bansa. Matatagpuan ito sa timog silangang Asya. Mga karatig bansa ng Pilipinas ang Taiwan, China, at Japan sa Hilaga. Micronesia naman, Marianas at Guam sa silangan. Borneo, Brunei at Indonesia sa timog silangan at Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand sa kanluran. Tinutukoy nito ang lokasyong bisinal ng Pilipinas. Inilalarawan ng Pilipinas ang lokasyong insular o maritime dahil sa mga nakapalibot na malalaking anyong tubig. Talakayin naman natin kung ano ba ang bansang Pilipinas. Ang bansa o estado ay isang pook ng mga mamamayan na may iisang wika, lahi, kasaysayan, kultura, teritoryo at pamahalaan. Bukod dito, ang isang bansa ay may sariling kultura na sumasalamin sa pagkamamamayan at pagkakaiba sa iba pang mga lahi. Sa kasalukuyan, may 193 kinikilalang mga bansa sa mundo. Kasapi ang mga bansang ito sa mga nagkakaisang bansa o United Nations. Ito ang pinakamalaking samahan ng mga bansa sa daigdig. Sa katunayan, isa sa mga naging unang kasapi ang Pilipinas sa United Nations. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga halimbawa ng bansa. Tulad ng Pilipinas, China, Spain, Japan, Canada, Singapore, South Korea, at United States of America. May mga katangian o elemento ng isang bansa. Nagtataglay ang isang bansa o estado ng mga sumusunod ng katangian. Alamin natin ang unang katangian. Una ay ang mamamayan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Itinuturing itong pinakamahalagang elemento ng isang bansa o estado. Sila ang inaasahang mangalaga at magpaunlad ng kanilang bansa.
Mga Pilipino ang tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ayon sa Commission on Population o PAPCOM, tinatayang nasa mahigit sa 103 milyon ang bilang ng mga Pilipino sa buong mundo noong 2016. Pangalawa, teritoryo. Binubuo ang teritoryo ng kalupaan, katubigan at himpapawiring sakop ng isang bansa o estado. Mahigpit ang pagbabantay ng bawat bansa sa kanilang teritoryo upang tiyakin na walang makapapasok basta-basta rito. Nakasaad sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987 ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Inilalarawan dito ang tiyak na hangganan sa nasasakupan ng bansa. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kalupaan, katubigan at himpapawirin ito kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular at iba pang mga puok submarina nito, ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Pangatlo sa mga katangian o elemento ng isang bansa ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay nagsisilbing tagagabay ng isang bansa. Ito ang naghahayag ng mga kautusan at tumutupad ng mga adhikain ng isang bansa o estado. Pamahalaang demokratiko ang ipinatutupad sa Pilipinas. Ang mga mamamayan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan sa kadahilanang sila ang pumipili ng mga pinunong mamamahala sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng halalan. Kilala niyo ba, klas, ang mga kasalukuyang pinuno ng bansa natin ngayon? Pang-apat sa mga katangian o elemento ng isang bansa ay ang kalayaan o soberanya. Tumutukoy ito sa kapangyarihan ng pamahalaan na ipatupad ang mga batas sa mga mamamayan at nakatatamasa ng kalayaan. Ang soberanya ay isa sa kapangyarihan ng ating bansa bilang isang estado. Ito ang itinuturing na pinakamataas na kapangyarihan ng estadong nagpapahintulot na magpatupad ng mga batas sa mga mamamayang naninirahan sa teritoryo nito. Hindi maaaring panghimasukan ng ibang bansa o estado ang mga pasya ng pamahalaan ng Pilipinas. Talakayan naman nating, klas, ang pinagmulan ng pangalang Pilipinas. Saan ba nanggaling ang pangalang Pilipinas na atin ngayong kilala o atin ngayong tahanan? Ang Pilipinas ay may mayayamang kasaysayan. Bago pa man ito tawaging Pilipinas, marami ito naging katawagan. Na-discovery ni Ferdinand Magellan ang ating bansa noong taong 1521. Tinawag ni Magellan ang kapuluan na Las Islas de San Lazaro, kasunod ng kapistahan ni San Lazaro. Si Ruy Lopez de Villalobos, isang manlalakbay na Espanyol na dumaong sa pulo ng Samar at Leyte, ang tumawag na Pilipinas. Sunod sa Noy, tagapagmana ng korona na si Prinsipe Felipe na naging Haring Felipe II ng Espanya. Hindi nagtagal, tinawag na Las Islas Filipinas ang buong kapuluan ng bansa. Nagdaan ang mga taon at dumaan sa maraming pagbabago ang pangalan ng ating bansa hanggang sa tinawag na ito sa kasalukuyan itong pangalang Pilipinas.
ano ba ang Pilipinas sa mundo? Tinatamasa ng Pilipinas ang mga pribilehiyo ng pagiging isang estado. Iginagalang at kinikilala ito ng iba't ibang mga bansa. Kasapi ang Pilipinas sa iba't ibang mga pandaigdigang samahan tulad ng nagkakaisang bansa o United Nations, Asia-Pacific Economic Cooperation at Association of Southeast Asian Nations. Alamin natin ang United Nations. Tumulong ang United Nations para sa pandaigdigang kaunlaran at kapayapaan. Ito ay may apat na pangunahing tungkulin. Ito ang mga sumusunod. Una, panatilihin ang pandaigdig na kapayapaan at siguridad. Pangalawa, paunlarin ang mabuting pagsasamahan ng mga bansa. Pangatlo, makipagtulungan sa paghahanap ng solusyon sa mga solirning pandaigdig at sa pagtataguyod ng respeto para sa karapatang pantao. At ang pang-apat, maging sentro ng pagkakasundo ng mga bansa. Asia-Pacific Economic Cooperation. Binubuo ng 21 mga bansang nakapaligid sa karagatang Pasipiko. Ang pangunahing dahilan at layunin sa pagtatatag ng APEC ang pagnanasang magsasagawa ng mga forum o komperensya na magbibigay daan sa higit na pagpapabuti ng ekonomiya ng mga kasapi nito. Nangangahulugan ito ng pagpapabilis ng kaunlarang pang-ekonomiya, pagsusulong ng kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro, liberalisasyon ng kalakalan at paglikha ng mga oportunidad na makapamuhunan sa komunidad ng Asia-Pasipiko. Atin naman alamin ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang ASEAN ay isang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na naglalayong paunlarin ang politika, kultura at relasyon ng mga bansang kasapi. Ayon sa saligang batas ng ASEAN, ilan sa mga layunin nito ang mga sumusunod. Una, dapat mapanatili at mapangalagaan ang kapayapaan, katiwasayan at katatagan at higit pang mapalakas ang mga pinahahalagahang simulain tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa, magkaroon ng higit na katatagang panrehiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng higit pang pagtutulungang pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan at pangkultura. Pangatlo, mapanatili ang Timog Silangang Asya bilang isang sonang malaya sa sandatang nuklear at malaya sa lahat ng iba pang sandatang pangwasak ng sangkatauhan. Pangapat, magkaroon ng isang pamilihan at pundasyon ng produksyong matatag, maunlad, nakikipagsabayan ng galing at kabilang sa larangang pangkabuhayan. May mabisang pamamaraan para mapadali ang pangangalakal at pamumuhunan na may malayang daloy ng kalakal, serbisyo at puhunan, pinadaling pagkilos ng mga mangangalakal, mga propesyonal, mga talento at manggagawa at may mas malayang daloy ng puhunan. Panglima, pababain ang antas ng kahirapan at paunlarin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagtutulungan. At ang pang-anim, patatagin ang demokrasya, pag-ibayuhin ang mabuting pamamahala at kapangyarihan ng batas at itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan nang may pagsasaalang-alang na gaya ng narapat sa mga karapatan at pananagutan ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Class, ating subukan kung natatandaan ba o nalalaman ba ang ating napag-aralan. Ang mga sumusunod
ay mga bansa. Tukoyin ang mga sumusunod kung alin ang mga bansa dito. Maraming salamat po sa pakikinig. Lagi po tandaan kung ano man ang napag-aralan natin. Hanggang sa muli!